Davao del Norte. Isa sa pangunahing lalawigang pang-agrikultura, kinilala bilang Banana Capital of the Philippines, kung saan may maraming plantasyon na pinamamahalaan ng mga multinasyonal at lokal na producer. Ngayon, ating pag-usapan ang mga namuno at ang pagtatag ng Davao del Norte. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang TROPASTORYA. Ayon kay Dr. Macario Tio, isang author mula sa Davao, na ilathalang pinagmulan at pagkakaiba ng paggamit ng mga termino tulad ng lumad, moro at settler. Nasabi din na mayroong 15 un-Islamized na tribo sa rehiyon ng Davao o ang Mindanao sa kabuuan. Ang Ata, Bagubo, Blaan, Dibabawon, Giangan, Kalagan, Kulaman Manubo, Mandaya, Mangguangan, Mansaka, Matigsalog, Obo, Samal o Bajaw, Sangil at Tagakaulo. At mga tribo na hindi gaano karami o partikular na hindi gaanong kilala o hindi gaanong pinag-usapan tulad na lamang ng Klata, Managusans, Manurigao, Pagsupan, Tigdapaya at iba pa. Nang nahati ang Davao Province hango sa Republic Act 4867 noong May 8, 1967, nabuo ang Davao del Norte. Ito ay binubuo pa lamang ng 13 munisipalidad, ang Asunsyon, Babac, Compostela, Kapalong, Mabini, Mawab, Moncayo, Nabunturan, Panabo, Pantukan, Samal, Santo Tomas at Tagum. Nakalaunay na dagdagan ng 6 na munisipalidad. May 6, 1970, nadagdag ang Carmen, Kaputian, Maco, Montevista, New Bataan at New Corilla at naging 22 sa pagdagdag ng San Vicente noong 1979, Maragusa noong 1988 at Talaingod noong 1990. 1967, ang pinakaunang gobernador ay si Gobernador Verulo C. Boiser. Nang siya ay inappoint ni President Marcos Sr., siya ay naglingkod ng 10 taon. Ito ay katumbas ng 2 taon bilang appointed governor at 2 termino bilang elected governor. 1977, nasundan ito ni Governor Gregorio Dujali bilang appointed governor ng 1 taon at 2 termino hanggang March 31, 1986. February 25, 1986, sa panahon na ito, isa ang Davao del Norte sa mga local government units na may mga pagbabago pagdating sa mga namuno. April 4, 1986, na-appoint bilang OIC Governor si Governor Prospero Amatong. November 30, 1987, nag-resign si Governor Amatong at pinalitan siya ni Romeo S. Hardinico bilang OIC Governor. Ito ay sa loob lamang ng 2 linggo hanggang na-appoint si Attorney Jesus Albacete. Ngunit tumagal lamang ang kanyang panunungkulan ng 21 araw dahil sa partikular na constitutional provision. Ang posisyon ng OIC Governor ay na-extend kay Governor Cecilia de la Paz. February 3, 1988, nanumpa si Prospero Amatong bilang gobernador. Natapos ang kanyang termino noong March 26, 1988. April 1 to June 30, 1999, ang National and Local Election Period. Ang appointment bilang acting governor na si Anicito Soles. July 1, 1998, nahalal si Governor Rodolfo del Rosario. March 15, 2004, ang USA Republic Act No. 9265, nabuo at nadagdag sa probinsya ang munisipalidad ng San Isidro, nasundan ni Gelacio Gementiza nang siya'y nanalo bilang gobernador ng probinsya. 2007, tumakbo ulit at nanalo bilang gobernador si Rodolfo del Rosario. Ito ay natapos noong June 20, 2016.
at nagsimula naman ang termino ng kanyang anak na si Governor Antonio Rafael del Rosario noong July 1, 2016. 2019 election, nanalo si Governor Edwin Jubahib at siya din ang nanungkulan bilang gobernador sa kasalukuyan. Ang Davao del Norte ay binubuo ng tatlong component cities, ang Panabo, Samal at Tagum, at mayroong walong munisipalidad, ang Asunsyon, Braulio y Dujali, Carmen, Kapalong, New Quirilla, San Isidro, Santo Tomas at Talaingod.